HJC F70 helmet, yung best motovlogging helmet para sa akin. Sa lahat ng review natin sa ating mga helmet, ang mga factors na binabantayan natin, number one, yung noise. Since nagbo-vlog tayo or nabiyahe tayo, syempre ayaw naman natin yung hangin, masyadong maingay, magkakos ng ingay. Pangalawa is yung visor. Yung visibility, nag-helmet tayo for safety. Ang first priority natin is safety. Kita natin yung nasa paligid natin. Third is yung airflow. Ayaw natin nang maiinitan yung ulo natin habang nagra-ride tayo. Pang-apat is yung weight. Siyempre, ayaw naman natin nagdadala tayo ng kumbaga, bato yung nasa ulo natin. Pang-lima is yung safety rating. So ngayon, itatackle natin lahat yan in a bit. First is yung noise. So kung makikita nyo, nag-setup na ako ng vlogging camera dito. Kasi ito yung na-test ko na hindi maingay during vlog. So yung hangin niya is sufficient. Meron siyang mga vents like this. Sa front vent niya, inlet. And then sa taas, may dalawang inlet din. And then vent sa likod, outlet. So, ang design niya kasi, of course, lahat naman ng helmet, yung usually naka-open yung chin, and then yung sa forehead. This one is a lightweight fiberglass composite shell. Aerodynamically designed siya for normal riding and also a bit adventurous. Yung noise level niya, irarang ko siya ng 4 out of 5 since onti lang yung inlet niya and then limited yung way mag-create ng muffled sound dahil yung cheek pad niya sa loob is very secure. Kung makikita nyo, leather yung ilalim. Ano? Hindi ko alam, German leather ata ang tawag sa ganito. Yung soft leather, yan, soft leather. Second is yung kanyang visor. Look, medyo malapad yung harapan niya, which is very good when driving dahil mas maganda yung visibility doon mo sa kalsada at yung sa peripheral mo. Kung mapapansin nyo, parang full face na yung visor niya, no? So kung nakasuot yan sa'yo, is almost lagpas na sa ilong. Yung helmet na to is a full face helmet, hindi siya yung modular na katulad dun sa last na na-review natin na pwede matanggal-tanggal. However, meron siyang secondary visor. Yan. Which is very helpful din pag sobrang mainit yung ng araw. Yan. Pero usually hindi ko naman siya ginagamit. And then the visor is already pinlock ready. Para doon, meron tayong 5 out of 5 rating for HJC F70 helmet. For the airflow. So yung airflow niya, yun nga nabanggit ko, merong air inlet sa ilalim, sa chin, dalawa sa forehead, and outer dun sa likod. Ayan, yung vents niya. And then, nagpo-flow yung hangin sa ilalim. Hindi lang kita dyan sa camera. Pero, makikita nyo yung groove niya sa ilalim. Meron silang tinatawag na ACS ventilation or Advanced Channeling Ventilation System. So, yun nga yung meron siyang dumadaan yung hangin front going to back during ride. So, kagandahan nun, hindi siya mainit sa ulo. Kagandahan sa helmet na to, nakakahinga ako ng maayos. And then, wala yung noise. Yung parang ugong. Medyo masakit sa ulo yun eh. And then, built, ano siya, built with quality naman. Kasi merong ibang helmet, yung pag ginamit mo, parang loose yung ano niya, pagkaka-fit. Kaya parang kumakalug-kalug yung mga plastic, parang ganon. So far, okay naman siya. So yun yung pinaka-first part, yung noise, yung visor, and then yung airflow. Doon kasi mag-rotate yung comfortability natin. And then, plus, itong isang point na to, yung tinatawag natin weight to price ratio. So, yung weight ng isang F70 helmet is around 1.4 to 1.5 kilogram. So, kung tutusin kong helmet siya, around average point lang siya. Pero, ang price niya sa market
is around 12,000 to 14,000. So, check nyo na lang saan kayo mas makakamura. I-rate ko lang siya as 3 out of 5. Normal siya, which is yung bigat niya, pwedeng pang long ride talaga siya dahil nasa 1.5 lang siya, 1.4 to 1.5 kilogram without attachment. Doon nga lang sa price, medyo hindi ko siya mare-recommend sa lahat ng riders. So, hindi ko sinasabi na huwag kang bumili ng ganito. Ang sinasabi ko lang, if you have the means to buy, why not, diba? Pero there's a lot of other choices para sa level or gantong weight ng helmet. For the number 5 point ng ating review, safety ratings. ECE rating, yan, isa. Sa market, makikita mo na meron din siyang DOT rating. So, yung DOT rating and ECE rating is depende lang naman sa region kung saan siya na-rate. Diba? Consumer-based na helmets, yun, ECE and DOT. Pero kung meron kang medyo higher level na helmet na ginagamit sa truck, usually meron siyang SNELL. Recap lang natin siya. For the noise rating, 4 out of 5. For the visor, which is very good, pinlock ready, malapad, i-rate natin siya ng 5 out of 5. For the airflow, i-rate din natin siya ng 4.5 out of 5. Yung kanyang system for cooling is very good na. Para sa akin, ha, by experience. So number 4, yung kanyang weight to price ratio. Yun nga, nabanggit ko. Ang kanyang price is medyo... medyo mataas para sa kanyang weight. Dun. So, number 5 naman, basta meron siyang DOT, ECE or SNELL rating, of course, 5 out of 5 yun. Kung tingin nyo, merong ibang helmet na ganito ang price range na mas maganda na pwede nating i-review sa channel natin, bigyan nyo ako ng comment sa ilalim ng video na to para mas ma-check din natin. Bigay natin yung personal experience natin or personal review natin dun sa mga helmet na ma-check natin. See you sa next video. Bye-bye!